Mahaba-haba po to kasi hanggang katapusan, hanggang sa nagburol si Daddy. Yung nasa camp, grabe po ako, Mr. Choi. Pero maiksi na lang to. Sige, pakibilis mo lang. At every time you will answer, you address the chair. Yes. Okay, sige. Maraming salamat. Pasensya na po, Mr. Choi. Yun. Nag-usap kami ni Dayan, pinansya namin yung dapat namin sabihin sa Senado para magtugma ang mga lugar, pizza, at kung ano pa. At pagkatapos noon, kinausap ako ni Sir Bato, yun na ang ilagay mo sa apidabit na kukunin ng mga PAO lawyer. After two days, nandoon na yung mga PAO lawyer. Kinunan ako ng salaysay, at bago umalis si Sir Bato, sinabihan ako, ayusin mo ha kung ayaw mong mangyari sa'yo. So, pagdaan ng dalawang araw, pumunta ang mga PAO lawyer para kunin ang salaysay ko. So, kung ano yung instruction na sinasabi niya, at yung nagkausap kami ni Dayan, yun ang sinabi ko sa salaysay ko. At ginawan ko na lang ng mga kwento para kapaniwala, paniwala. Pero walang katotohanan po yun lahat. So, natapos ako kinuna ng salaysay. Nag-testify ako sa Senado. At yung nabanggit ko kanina nga, Ching Biloso, nakaharap ko rin, pati si Ma'am Laila. Para akong murakog matunaw nga muatubang nila, kay wala, dili man may kaila. Para daw siyang matutunaw no, nagkaharap sila kasi hindi daw sila magkakilala. Na ginawan ko sila ng mga kwento na isali sa kalakaran sa droga at mga protektor. So, na-clear yung sinabi ko na hindi kasali si Mr. Ching Biloso, pati si Ma'am Laila lang talaga ang napuruhan. Kasi yun naman talaga ang target nila na i-pin down si Ma'am Laila. So, after noon, binalik ako sa Senado. Pagkaraan ng isang araw, nagtaka na lang ako, may dumating na pare, at pinakumpisal ako. Ipakumpisal ko sa pare. So, pumunta kami sa usa ka kwarto, matong nangutana ko sa pare. Pader, ikaw rin ni Ari para pakumpisalon ko ni mo. Na dili request ni sa mga pulis na pareon ko para pakumpisalon. Okay, tinanong daw niya yung pare, no? Na kasi nagulat siya at meron dumating na pare. So, nagpunta raw sila sa isang kwarto, tinanong niya yung pare, Pader, pinapunta ka ba dito? Ikaw ba yung pinapunta para magkumpisal ako? So, kinabahan ako kasi kaming mga Bisaya, pag pinakumpisal ang isang tao, ang kasunod doon, mga minuto na lang, mamatay na. Samantalang malakas pa ako. So, nag-isip na ako. Isusunod na siguro ako nitong mga pulis na to sa nangyari sa papa ko. So, natapos yung pagkumpisal, bumalik naman yung mga PAO. Inayos naman yung
yung testimonya ko sa Senado. Dinagdagan kasi may kulang daw at may mali-mali. Kasi sa una pa lang, pinatawagan na sa akin si Dayan ni denial ni General Bato, si Dayan, nga giingnan mi nga iparihas ang amuang pizza o ang mga oras para aniwala. So, nauna-una na ko nga patay ko kay naisayop. Mao siguro ni pakumpisal ko. Sabi niya, kasi mayroong mali doon sa kanilang salaysay ni Ronnie Dayan, naisip daw niya na, naku, patay na ako. Kasi mayroon akong mali. At yun, bumalik na naman ako ng Senado, nag-hearing ulit. Ang pinag-usapan naman ang pagpatay ng papa ko, ang mga involved. Mr. Chair, si ang mga involved sila si Colonel Marcos, sila Raraga, pero sa totoo lang na ngayon, matagal na yun, tanggap ko na nangyayari yun. At alam ko naman, nagawa lang nila yon dahil may instruction, sa pagkaintindi ko sa akin sarili ha, may inutusan lang sila. Instruction galing sa taas. Kasi magkaibigan kami ng mga pulis na yon eh. Siguro wala silang magawa dahil utos. Kaya nagawa nilang yung operation na yon na i-pin down ang papa ko. Pero, Mr. Chair, please allow me to Sir Marcos. Sir, pasensya na sa mga emosyon sa panahon nga pagkamatay sa kong papa, sir. Nakarealize ko na sa kong kaugalingon, kamong tanang involved sa operation ato, nakarealize ko nga nisunod rasugod siguro mo sa instruction sa taas ninyo. Okay, dali lang. I-translate muna natin. So, ang sinasabi ni Mr. Espinosa, humingi siya ng dispensa kay Colonel Marcos. Dahil alam naman daw niya na sumusunod lang si Colonel Marcos doon sa mga superiors niya kung kaya nangyari yung sa papa niya. So sige, please continue. So tanggap naman natin kahit anong gawin ko pa. Patay na yung papa ko. At ang hangad ko lang kung bakit ako nagpakita dito sa Quadcom, nagbaka sakali ako na makamit namin ang hustisya ng aking ama nung siya ay pinatay sa loob ng kulungan. So nagharap-harap kami nila Sir Marcos, nila Sir Laraga. Pero sa panahon na yon, nadala lang ako sa emosyon. Kaya kung napansin nyo, iba ang pananalita ko. But I realize while nakapiit ako doon sa kulungan ng 7 taon, muntik pa akong namatay sa 7 taon na yon. I-atake ko, nakasinati ko og atake sa kolesterol. Na inatake raw siya sa loob ng kulungan. Kaya medyo kuan akong sinultian mo, pilit-pilit, kay tungod di-atake man ko. Kaya daw ganun yung kanyang salita, medyo parang pilipit daw. So, Mr. Chair, Sir Marcos, peace na tayo, sir. Naintindihan ko na yung pangyayari. Siguro, sa sariling opinion ko, you're just following an order.
o may tao sa likod mo Mr. sa panahon na yon. Mr. Chair, can we remind the resource person to address the chair on all the answers that you wanted to ano? Bago ka pumunta sa ibang tao dito, magpaalam ka muna dito sa opo, opo. Okay, tapos ka na ba? Tapos okay, na. Sige, okay. So now that he has already concluded his statements, meron ho tayong listahan ng gusto pong magtanong kay Mr. Espinosa. And number one on the list is Congresswoman Jinky Luistro. You are now recognized. Thank you, Mr. Chair. Before that, just a reminder, every member who wishes to interpellate will be given 5 minutes. 10 minutes, I'm sorry. Yung 10 minutes na yon, hindi ho kasama yung reply nung sasagot. So, and no interjections. Let me reiterate that there are no interjections dito para magkaroon kayo ng enough na time para makapagtanong. Congresswoman Luistro, you're now recognized. Please proceed. Thank you. Can you please confirm if you are the same Roland Eslabon Espinosa, a.k.a. Kerwin? Kayo po ba ito? Opo. Yes po, Your Honor. And do you confirm the truthfulness of the contents of this affidavit? Opo, Your Honor. Hindi po ba kayo tinakot, binayaran, pinakiusapan, pinangakuan para gawin ang salaysay na ito? Wala pong nangyari na ganyan, kundi ako mismo nagpatulong sa abogado ko na magpunta dito sa mga congressman para nagbaka sakali ako na makamit na ang mga nabiktima ng EJK sa nakaraang administrasyon. Kerwin, kanina, while you were delivering your opening statement, I observed that you were crying. Umiiyak ka. Can you please enlighten us why? Kasi sa panahon na nandun ako sa EIDG na nakaburol ang papa ko, humiling ako sa mga pulis doon na sana pagbigyan nila ako na makauwi. Na makadalaw man lang at makita ang papa ko na nakaburol sa Kerwin, of course, you believe that your father, the late Mayor Espinosa, is a victim of ruthless killing. Is this your position, Kerwin? Yes. Pero alin ba yung mas nakakaiyak? Yung pagkamatay ni Mayor Espinosa o yung hindi kanila pinayagan na madalaw ang burol niya? Pareho po yung dalawa.